Patuloy ang isinasagawang paghahanda ng COMELEC isang linggo bagong eleksyon 2022. Mga official ballot na gagamitin sa botohan, inihatid na sa iba't ibang lugar sa bansa. Pagsasanay sa mga electoral board, puspusan na rin. May detalye si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dumating na sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang mga balota na gagamitin sa darating na eleksyon. Madaling araw na nang dumating ang mga balota sa City Treasurer's Office sa Cagayan de Oro City. Agad isinagawa ang inventory para masiguro na tama at kompleto ang mga napadala na official ballot na nakalaan sa 532 clustered precincts sa lungsod. Nandoon din ang mga kinatawan ng mga partido at ng Election Watch Group. Bantay sarado din ng mga pulis ang lugar kung saan nakalagay ang mga official ballot. Kana siya karon ang ato ang gina-secure sad and naasad tay dedicated personnel na in charge na mag-convoy security the moment na i-travel sad ng BCMs and other election paraphernalias. Dumating din sa Malaybalay, Bukidnon ang mga official ballot para sa probinsya. Mayroong 1,483 na clustered precincts sa Bukidnon. Sinimula na rin ihatid ang mga official ballot sa mga bayan at lungsod sa probinsya ng Misamis Oriental. Sa kabuuan, mayroong 504 barangays at 467 voting centers ang probinsya. Sa Zamboanga City naman, 299 na karton ng official ballots para sa District 1 at 399 na karton para sa District 2 ang inihatid sa City Treasurer's Office. Inilagay ito sa vault at binabantayan ng mga pulis. Hinihintay na lang ang delivery ng indelible ink, plastic at metal seal. Mayigit 1,400 na guro na magsisilbi sa 415 na clustered precinct sa Bacol City kung saan bobotong mahigit sa 300,000 registered voters ng lungsod ang isinailalim sa isang refresher training. Dito ay iniisa-isa ang mga pwede at hindi pwedeng gawin sa poll center. Kagaya na lang ng pagsiguro na bawal ang mga pulis, militar o anumang state forces na makapasok sa poll center maliban na lang kung sila ay boboto. Tinalakay din na sa training ang mga assessor o tutulong sa mga senior citizen at mga hindi nakakabasa o nakakapagsulat na botante. Kaya isang one way nga ma-refresh mo namon nga mind sa mga guidelines and policies nga dapat namon tandaan para sa mag-abot nga May 9 election. Muling tinalakay ng iba't ibang COMELEC offices sa Bicol Region ang pag-operate ng vote counting machines, sunod-sunod na proseso sa pagboto at ang ipapatupad na health protocol sa mga poll workers na makakatuwang nila sa araw ng eleksyon. Sa Naga City, apat na araw ang inilaan ng COMELEC para sa final briefing at refresher training ng lahat ng 953 poll workers sa lungsod. Sumailalim sa training ang 30 miyembro ng Special Electoral Board na itatalaga sa Lapu-Lapu City Jail Male and Female Dormitory sa Lapu-Lapu City, Cebu. May 505 na PDL ang registered voters. Natay escort unya open senta sa ugmukuyog ang watchers but they can bring their own transportation. Umarangkada na rin sa mga mall sa San Fernando, Pampanga ang ilang booth para sa voters education kung saan maaaring maranasan ang aktual na paggamit ng mga VCMs. Nagsagawa rin ang COMELEC ng vote counting machine demonstration sa ilang mall sa Olongapo City. Sa Tarlac City, pinilahan din ng mabutante ang voters education ay sinagawa sa isang mall. Maglalagay din ang COMELEC ng IPP o Isolation Polling Precincts sa araw ng botohan. Ito ang magsisilbing holding area ng mga botanteng makikitaan ang sintomas ng COVID-19 gaya ng mataas na temperatura. Bahagi ito ng pag-iingat ng ahensya para maiwasan ang hawaan at pagkalat ng virus. Ipinauubayan na raw ng Department of Health sa COMELEC ang paglalatag ng iba pang mga hakbang sa pagboto. So if there will be registered a temperature of more than 37.5, so yung first nga, there will be checked kung more than 37.5, there will be asked to rest muna and then after 5 minutes, mag-check uli sila ng temperature. If nag-register pa rin siya ng more than 37.5, so there will be allowed to vote pero doon sa amting tinatawag na isolation polling precinct. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.